Meron ba akong favorite plate? Yung favorite plate ko siguro so far sa lahat-lahat ng nagawa ko ng first year is yung octopus na wire sculpture plus yung paper mache na form ng octopus kasi favorite ko yung animal na yon. Na-enjoy ko talaga yung plate ko na yon sa materials. Sa art history, ito yung favorite ko. Yan lang naman yung plate ko dyan. Maganda yung pagka-convey ko nung story nung gusto kong sabihin and yung dramatic lighting. Swak na swak dun sa subject na pinoportray ko, which is yung student. Yan yung reference photo ko, which is ako din yun, na nagsastruggle in online class setup. Then, sa CTEC, wala akong favorite dito sa CTEC. Pero, ito yung mga plates ko nung comprehensive techniques. Then, dito sa design and color one. So, ito yung mga gawa ko. And, siguro ang favorite ko dito so far is yung Rise of the Gardens. Kasi, tinry ko talagang i-replicate yung colors na gusto kong gamitin. Next subject, sa figure drawing. Ang favorite ko dito so far is yung final plate ko. Kasi, drawing ko kaming tatlo niyan ni Ate Pao, ako, at saka ni Mama. And napakahirap talagang scale as a whole sila. Pero gawa ko naman, nakita ko talaga yung progress ko from the start. Ito yung comparison. Pinost ko yan sa Facebook ko. So kung hindi ka pa nakapag-follow, alam niyo na yan. Like niyo na din yan. Yung comparison na tong dalawa is evident talaga na may natutunan ako. Wow! So, sa freehand drawing, dalawa yung nagustuhan ko ditong plate. Ang nagustuhan ko, itong final plate ko. Kasi, parang medyo experimental yung ginawa kong colors dito. And, medyo iba ko yung lighting. Ayan, kung makikita niya dyan, yung part na to. Proud ako sa final plate ko na yan. And also dun sa pinya. Ayan, yan yung first time ko na mag-drawing ng basic drawing gamit yung graphite pencil. Nagulat lang ako na kaya ko palang mag-drawing ng realistic. So far talaga, nag-enjoy ako dito sa freehand drawing kasi nag-explore kami ng iba-ibang mediums. Like yung graphite nga, graphite pencil, colored pencil, oil pastel, chalk pastel, ayan, and mixed media. Meron din natang ballpoint. Ayun, mayroon din. Ballpoint. Next one is yung materials na yung sabi ko kanina. Nagustuhan ko yung octopus plate ko. Pero ito yung mga iba kong plates for this one. Okay, next is yung mechanical drawing. At yun nga yung sinabi ko nga kanina. Hirap na hirap talaga akong mag-drawing ng straight lines. Kasi nga, parang lagi akong kinakabahan kapag mag-i-ink na ako. Pero nakayanan ko naman, na-satisfied din ako dun sa final state, which is this. Kung tatry ko siyang gawin ulit ngayon, mas i-center ko. I-adjust ko yung space nila kasi medyo odd siya dyan. Anyways, tapos na tayo sa first sem, na tayo sa second sem. Yung favorite ko dito, syempre, is yung character design ko kasi I think nag-blend talaga yung colors. Na-proud lang ako sa ginawa ko dito. Mga 4 hours ko lang ata yung ginawa, 5 hours. Then, sa DC, favorite ko dito is proportion. Kasi, an emotional piece that I did. And, maganda yung concept. Sa figure drawing, ang favorite ko siguro dito is, syempre yung finance. Dito ko tinry hanapin yung art style ko and nagawa ko yung gusto kong gawin, which is comics. Kasi dati, I also made some comics. Pero hindi ako masyadong galing mag-character design nun. So, yung focus ko lang nun dati is yung storylines. Pero ngayon, nakapag-infused ako nung storylines and character design. I use there is gouache. Gumamit na ako ng graphite pencils. Pero if you want a more in-depth process about these comics, comment kayo down below. And syempre, nagustuhan ko rin yung films plate ko, which is Ibong Adarna. Okay, next, sa materials. Well, gusto ko itong tatlong to. Shrek, Coraline, and ang ginamit kong basis dyan is isang laro. Pero, gustuhan ko rin yan.
I think wala akong favorites sa kanilang tatlo, pero proud ako na nagawa ko tong mga to na nagkakaroon. Next, perspective. Ayan, so dito sa perspective, para siyang pinagsamang freehand and mechanical drawing. Nagustuhan ko din talaga tong course na to kasi yun nga, pasalit-salit siya eh. So, gawa mo na kayo ng mechanical, tapos freehand. Wala lang, ang cute lang. Ah, funny story. Itong plate 5, mulit ako dito kasi nagkamali ako. Ayan, yung pagkakamali ko. Namali ako ng shading. Inulit ko ulit. Flex muna ako saglit. Naka 98 at ako dyan. Kasi pantay-pantay talaga yung nagawa ko dito. So, proud ako dyan sa plate ko na yan. So, nung ko na talaga, nag-struggle din ako dun sa perspective. Kasi nga, sa sinabi ko kanina, hindi talaga ako fan ng rulers and measurements, ganyan. Nagustuhan ko rin yung final spec ko. Of course, kasi it's conceptual design for a commuter shed. And nagustuhan ko rin yung crystal ball. It was really tricky na mag-pull off nung fish eye. Wait lang, flex lang ako saglit. Nakauno ako dyan. Ayun. Proud din ako sa plate ko na yan. Okay, next sa typography. Eto, medyo nahirapan talaga ako dito kasi para siya yung C-Tech ng SEM na to kasi hindi ako masyadong nakapag-focus on the creative designs and creative outputs na requirements ng prof namin sa typography. As you all know, nag-record ba? Ayan. As you all know, matagal na ako nagka-calligraphy. Mga 4 years na ata ako nagka-calligraphy. Ayun, so, nalaman ko na meron kaming course na typography. So, na-excite talaga ako. Wow, may typography kami. Na-excite na ako. Pero nung, yan na, nandyan na. Hindi ko nabigay yung best ko masyado. Medyo bumaba yung grades ko dito. Ang favorite ko siguro dito, yan, ito. Kasi pinaghirapan ko talaga. As in, ano lang yan. Naisip ko kasi, what if kung hindi na lang akong gumamit ng poster paper? Kasi pwede ko na magamit yung Magic Flakes as it is eh. Ito siya nung before, ito siya nung after. So, nilinis ko talaga siya ng maayos. And naghabol ako ng oras noon. Actually, basta ano, ginawa yung plate bago yung study. Ewan ko, parang ako kasi yung medyo gusto ko yung permanent agad na final output. Wala ako masyadong creative planning. Kaya siguro, doon din ako nag-lack na skill dito sa course na to. Natutunan ko dito sa course na mag-isip at mag-plano. Ang isa ko pa siguro dito, favorite, is yung final split ko. Ito. Kasi, wala lang. Ang aesthetic kasi. Brushed plates. Meron ba akong brushed plates? Marami akong brushed plates for sure. Pero yung mostly na rush ko siguro is design and color. Sa lahat ng courses, yun yung pinaka ni-rush ko talaga. Na-realize ko na nasa tamang track ako. Nag-STEM ako nung grade 11 at 12. Kaya, hindi din talaga ako sure kung saan ako patungo nun. Pero, nung ngayon, nandito ako sa advertising arts, mas nahanap ko yung sarili ko. Yes! Ayun.